Kinemaster with Sir Ange and get your certificate for free. Yay! Magandang araw sa ating lahat. Para sa ating unang session, ang paggamit ng background eraser. Tama, gamit ang background eraser, ang larawan na may background ay ating buburahin. Para masimulan niyan, ito ang mga dapat nating ihanda. Background eraser, pwede nating i-download sa Play Store. At larawan na nais nating burahin ang background. Kung handa na, simulan na natin! Buksan ang background eraser, piliin ang load a photo. Kasunod, hanapin natin ang larawan na gusto nating burahin ang background. Halimbawa, itong aso. Click lang natin. Ako, hindi ko na dina-download. Ini-screenshot ko na lang para mas makatipid ako sa load. Yan, sabi, crop as much as possible. Sunod, pindutin natin ang done. Makikita niyo sa baba ang mga tools na pwede natin gamitin. Piliin natin ang auto. Sunod, itapat natin ang cursor sa bahagi na gusto nating burahin. Pag hindi pa nabura, itapat muli natin dito ang cursor. Ayan, pwede rin tayo magbura manually. Halimbawa, gusto nating burahin yung buntot ng aso. Pindutin lang natin yung manual. Tapos, itapat natin o i-brush natin yung cursor doon sa buntot ng aso na gusto nating burahin. Halimbawa, nagkamali ka. Pwede mong pindutin ang undo. Ayan, at pwede ka na magpatuloy muli. Kapag tapos na o satisfied ka na, pindutin mo naman ang done sa itaas. Darating tayo sa smooth edge na may bilang na 1 hanggang 5. Piliin natin ang bilang 5. Kasunod, pindutin natin ang save. At pindutin natin ang finish. Huwag kalimutan na i-follow, i-like, at i-share ang aming Facebook page. Video lesson, webinar. Para sa sertipiko at buong video tutorial gamit ang background eraser at Kinemaster, panoorin ito sa aking YouTube channel, Sir Ange TV. Don't forget to like, subscribe, and click the notification button. Ikalawang session, mobile phone video editing for video lessons using Kinemaster and background eraser. Una, buksan natin ang application na Kinemaster. Kasunod, pindutin natin ang new project button. Piliin natin ang aspect ratio na 16:9. Para makapaglagay tayo ng background, piliin natin ang media. Hanapin natin ang larawan na magiging background. Pwede din naman itong video. Pero larawan muna ang gagamitin ko ngayon. Sa screenshot ko ito, isenave. Halimbawa, ang larawan na Luneta Park. Yan. Naka-activate na ito kaya meron ng outline na kulay dilaw. Pipiliin ko ang crop. Ipindutin ko ang equal sign. At itatouch natin yung pinaka-screen para maisakto natin ito sa screen ng mobile phone. Yan. Hindi na ngayon gumagalaw-galaw yung image na nilagay natin. Sunod, pindutin natin ang layer. Piliin ang media. Para makapaglagay tayo ng layer natin. Hanapin lamang natin yung video na kulay blue ang background. Dapat nakapag-shoot na kayo nito bago kayo mag-edit.
Halimbawa, ito. Yan. Kung napapansin ninyo, meron akong kulay itim sa dalawang gilid. Pipindutin ko lang yung video layer na nilagay ko at pipiliin ko itong cropping. Ikakrap ko hanggang sa mawala yung kulay itim sa gilid. Ayan, pipindutin ko yung check. Tingnan natin. Ayan na yung video ko. Pero may background na kulay blue. Para mawala yan, gagamitin natin ang chroma key. Pindutin lang natin ang video layer na yan. Scroll natin ito. Pindutin ang chroma key. Pindutin ang enable. Ayan. Ngayon, timplahin natin para mas luminaw yung image. Ayan. Pantay na ang kulay. Subukan natin i-play. Magaling! Ngayon naman, maglalagay ulit tayo ng isa pang layer. Pindutin ang layer at media. Dito sa eraser album, dito na si save lahat ng mga larawan na binura natin yung background. Gusto kong gamitin itong magic carpet. Gusto kong sumakay sa magic carpet. Ayan, inactivate ko lang yung layer kaya merong outline na kulay dilaw yung carpet layer o picture layer. Ngayon, gusto kong ilagay ito sa aking likuran. Pipindutin ko yung ellipsis at pipindutin ko yung send to back. Ayan, nasa likuran ko na yung magic carpet. Ngayon, pwede akong pumili ng animation. Sa in animation, pwede kong piliin ang slide up. Pwede ko ring piliin kung gaano ito kabagal. Tingnan natin. Yan, in-adjust ko lamang yung video para kapag lumabas yung magic carpet, saka pa lang lalabas yung teacher. Yan. Pwede ko rin lagyan ng animation si teacher. In animation, piliin ko ang fade. Tingnan natin. Pwede ko rin iangat konti para magmukha akong nakasakay talaga sa magic carpet. Tingnan natin. Yan. Sunod. Ay pagagalawin naman natin ang magic carpet. Inactivate ko lang yung layer na yon. At pinindot ko itong susi. Hahatakin ko yung layer papunta sa kaliwa at igagalaw ko yung screen para gumalaw yung pinaka magic carpet. Tingnan nyo tong layer na kulay dilaw. Napapansin ninyo o yung magic carpet layer ay nagkakaroon ng mga tuldok-tuldok na pula. Ibig sabihin niyan, gumagalaw yung pinaka layer. Ulitin ko, pinindot ko yung susi, hinata ko yung layer pa kaliwa, tapos ginalaw ko sa screen yung pinaka magic carpet. Tingnan natin. Yan, gumagalaw-galaw na yung magic carpet. Ang problema, si teacher nahuhulog o hindi makasakay sa magic carpet. Lalagyan din natin siya ng motion pad. Activate ko lang yung layer ni teacher. Pipindutin ko yung susi. Hahatakin ko yung layer pakaliwa. At igagalaw ko si teacher, isasabay ko siya sa galaw ng magic carpet. Pansinin niyo yung video layer ni teacher, nagkakaroon din ng mga pula-pulang tuldok na ibig sabihin ay gumagalaw yung layer na yon. Ganun lang ang procedure, hahatakin natin yung layer pakaliwa, tapos igagalaw natin yung pinaka-object.
tingnan natin. Ayan, nakasakay na si teacher at nakakasabay na ito sa galaw ng magic carpet. Hindi na siya nahuhulog. Sunod ay maglalagay naman tayo ng object. Halimbawa, dyan, maglalagay ako ng apple kasi nga A is for apple. Pipindutin ko lang yung layer, pipindutin ko yung media, at sa eraser album, mahanapin ko yung apple na binura ko yung background kanina gamit ang background eraser. Saan yung apple? Okay, ayan yung apple. Tapos, lilitan ko lang at ilalagay ko lang itong apple na to doon sa may kamay ko. Ayan. Pwede ko rin lagyan ito ng animation. Pipindutin ko lamang itong in animation. Pipiliin ko ang pop. Tapos, iiklian ko lang yung duration nung apple. So, yung layer, iniklian ko lamang. Tingnan natin. Ayun! Lumabas nga yung apple. Sunod, B is for ball. So, bola naman ang aking ilalagay. Layer, media, at sa eraser album, hanapin ko yung bola. Na binura ko rin yung background gamit ang background eraser. Ayun ang bola. Liliitan ko lang din o itatansya ko lang din ito sa aking kamay. Yan. Pipiliin ko ang in animation na drop para mukhang nahulog yung bola. At iiklian ko lang din yung duration nito. Tingnan natin. Kasunod ay lalagyan natin to ng text. Pindutin lamang ang layer, pindutin ang text. Halimbawa, A na malaki at A na maliit. Pindutin ang OK. Kasunod, pumili tayo ng font style. Halimbawa, itong Roboto Black. Check. Pindutin natin itong bilog para pwede muna natin palang resize. At pindutin natin yung bilog para magpalit tayo ng kulay. Halimbawa, pula. Yan. Ilalagay natin ito sa kanang bahagi kung nasa kaliwa yung apple para masunod natin yung balancing. Nilagyan ko ng animation na pop. Tingnan nga natin. At overall animation, pwede ko rin lagyan ng overall animation na floating. Tingnan natin. Ayun. Lilitan ko lang din o babawasan ko yung duration ng letter A. Sunod, B is for ball. Lalagay ko naman na letra ay malaking B at maliit na B. Okay. Piliin natin ang font style. Halimbawa, itong Pacifico. Check. Palitan natin ang kulay. Halimbawa, orange. Ngayon, ilalagay ko naman sa kabilang bahagi. Taliwas kung saan lalabas yung bola. Lalagyan ko ng in animation na drop. At overall animation na squishing.
Galing! Iklian ko lang din ang duration. Tingnan nga natin. Ayun, gumagalaw-galaw ng magic carpet, sumakay si teacher, lumabas sa mga letra, at ang mga object kaugnay nito. Ayan. Kasunod, paano naman tayo magpapalit ng ibang background? Ayan, liitan lamang o iksian natin yung duration ng una nating background. Pindutin natin yung media. Tapos maghanap tayo ng iba pang background. Halimbawa, sa screenshot ulit. Halimbawa, ang gagamitin ko naman ay playground. Yun. Click ko lang. Tapos, i-activate ko. Pipiliin ko yung cropping. Pindutin ang equal sign. Tapos, pwede kong i-pinch out or pinch in yung screen para matansya ko kung gaano ko gustong lumapat yung larawan sa pinaka-screen ng mobile phone. Yan, nagpalit na ng background mula sa Luneta Park papunta sa playground. Tingnan natin, sa pagitan ng dalawang base, eto, sa pagitan ng dalawang base ay may maliit na kahon. Pindutin natin yon at pipili tayo ng transition. Tingnan natin. Yun, craft transition. Tapos na ang ating video lesson o halimbawa ng video lesson. Ngayon naman, para mas maging kaaya-aya ito sa mga bata, lagyan natin ito ng background music. Pindutin lamang natin ang audio at hanapin natin dito sa mga folder. Pindutin natin folders. Hanapin natin kung saan natin sinave yung background music. Halimbawa sa akin sa download. Tapos ang gagamitin ko ay itong Archangel OBB. Pipindutin ko lang yung plus sign. Tapos mapupunta na yon sa ating layer. Ikiklik ko yung music layer na Archangel. Tapos yung volume ay babawasan ko. Tingnan natin. Yun, mas kaaya-aya na ito para sa mga bata. Para ma-save, siguraduhin natin na walang naka-activate na layer. Halimbawa, ito, naka-activate. Para ma-deactivate yan, touch anywhere. Tapos pindutin natin itong button na to. Dadalhin tayo sa export, pindutin natin ang export. At unti-unti na itong masisave. Thank you for watching. I hope you learned a lot from this session with the basic of Kinemaster. If you have any queries, kindly comment it to the comment section below. And don't forget to like, subscribe, and share this video. Thank you! To get your certificate, answer these questions. Comment your answer to the comment section below. What do you call an app to remove background of photos? What function of Kinemaster removes the green screen or blue screen of the video? Now, open the description of this video and you will see the link for the e-certificate. This is how we open the description. Click this arrow down. Scroll up. Look for the description. Look for the link of the e-certificate. Again,
Thank you for watching and happy learning!